Sa araw na ito ay pag-uusapan natin kung kaya pa nga ba ng Bren Esports na mapunta sa upper bracket ng playoffs ngayong MPL Season 7. Ano kaya ang magiging hadlang nila tungo sa upper bracket? Bren Esports tatahakin ng upper bracket para ilaglag ang Blacklist International sa lower bracket? Mga teams dapat maganda. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago natin ito pag-usapan, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Habang papalapit na nga ng papalapit ang playoffs kapatid at ganun din painit ng painit ang mga bawat tagpo sa MPL. Dahil lahat nga ng natitirang laban ng mga team sa MPL ay must win na para sa kanila. Dahil ang ilan nga sa ibang team ay gusto nilang isalba ang kanilang kuponan para maiwasan ang pagkakatanggal sa MPL. At ang mga team nga na ito ay ang LPE, Execration at NXP Esports. Dahil sobrang crucial nga ang puntos ng mga ito, bawal nga magkamali ang mga yan dahil nakasalalay nga sa bawat laban nila kung masesecure na ba nila ang playoffs. May mga teams din na hinahabol ang upper bracket kagaya na lamang ng Bren Esports na gusto rin talaga ang upper bracket. Dahil alam naman natin na kapag nasa upper bracket ka nga kapatid ay may dalawa kang chances. Kung matatalo ka, papailalim ka lamang sa lower bracket at may pag-asa ka pang makabawi. Habang kung nasa lower bracket ka naman, isang talo lang, wala na. Mapapasabi na lang ang mga fans na bawi na lang next season. At butas nga ng karayom ang lulusutan mo para lamang umabot ka sa Grand Finals ng MPL Season 7 kung nasa lower bracket ka. Ngunit ang tanong nga rito ay kung kakayanin ba ng Bren Esports na mapasama sa upper bracket? Ang malaking kasagutan nga dyan kapatid ay syempre oo. Ito nga ay posible dahil may dalawa pang ang laban ang Bren Esports at ito nga ay ang Signal Ultra at Omega Esports na kung saan sa ngayon nga ay may 18 points na sila. Kung matutusiro nila ang dalawang kuponan na ito, magkakaroon sila ng 24 points na kabuuan sa regular season. Habang ang sinusundan naman nilang team na Work Oster Force ay may natitira pang isang laban at ito nga ay ang laban nila sa LPE. Sa ngayon ay may 21 points na nga ang Work Oster Force. Kung sakaling ang 2-0 nila ang LPE, magkakaroon sila ng 24 points at ang puntos na yan ay kailangan kunin ng Bren Esports para mapasama sila sa upper bracket kapatid. Hindi rin kasi malabo na makuha ng Work ang 2-0 sa LPE. Kaya kailangan maabutan ng Bren Esports ang 24 points ng Work Oster Force kapatid. At mapapansin nga na magtatay nga silang dalawa rito. At ang aangat nga ay walang iba kundi ang Bren Esports dahil mas lamang nga ang Bren kaysa sa Work dahil noong nagkatapat nga sila ay dalawang beses nga nila tinalo ang mga ito. Sa madaling salita kapatid, sa natitirang dalawang laban ng Bren ay dapat hindi na sila matalo ng kahit isang beses. Walang duda sa Signal Ultra dahil nagkaka-errors nga madalas ang team na ito. Ngunit sa Omega Esports ay dun medyo mahihirapan ang Bren Esports. Ngunit malaki pa rin ang tsansa namang ito panalo sa Omega Esports. Base yan sa magandang performance ng Bren Esports noong nakaraan sa laban nila sa Work Oster Force. Pero nangangailangan din ang Omega ng puntos para sa upper bracket sa Group B. Dahil maaari silang mahabol ng NXP Esports o di kaya'y Execration kung gaganda pa lalo ang performance nito. At yan nga ang magiging challenge ng Bren Esports.
worst come to worst, kapatid, natalo ang pair ng kahit isang beses, bagsak ang mga ito sa lower bracket. Pero hindi nangangahulugan na hindi nila ito mapagtatagumpayan, kapatid. Dahil kung ating matatandaan, bago pa magkampyon, ang Bren Esports sa M2 ay malalakas na kuponan pa ang mga nakakalaban nila. Nalaglag sa lower bracket ang Bren, ngunit nagtuloy-tuloy nga ang kanilang panalo hanggang kampyonato. Kaya maituturing ngang matindi pa rin ang pangil ng Bren Esports sa lower bracket kung nagkataon. Lalong-lalo na nga nang napanood na nga natin ang dating Bren na mabagsik sa MPL. Diyan nga rin natin maipapasok ang kasabihan, ang mga bida nga ay nagpapawugbog sa una, pero sa huli ay siya pa rin magwawagi. Na siyang dahilan kung bakit pinaghahanda na nga ni Lasty ang mga teams sa MPL, dahil ayon nga sa kanya ay hindi sila overconfident kagaya noong mga naunang linggo ng MPL. Congratulations! Wala yung ano mo ah, yung headband mo ngayon ah. First of all, congratulations! Talagang ibang klase yung pinakita nyo. Pinapakita nyo talaga yung pag-dominate nyo, peak performance. Masasabi mo ba na pag work Osterforce yung kalaban, mas importante ba to kumpara sa ibang mga koponan? Dahil kayo dapat ang mentors, ayaw nyo magpatalo? Kasi ibang klase yung pinapakita nyo eh. Pinapakita nyo talaga yung veteran moves nyo. Ayaw lang kasi natalo sa work sa ibang team. Tinalo naman namin yun, di namin kailangan may patunayan sa kanila. Napansin namin sa camera kanina, wala si Coach Ducky. Nasaan siya ngayon? Nasa kasal. Pag mga ganong moments na wala si Coach, sino ba yung nagtitake lead sa inyo? How do you make sure na yung koponan still in the right mindset, still disciplined? Yung ano po namin, 6-man tsaka yung captain, si EJ po tsaka si Few. Oh, si Few nga, nung nag-guest kayo sa MPL Chillax, kitang-kita yung kanyang leadership. Lasty, alam ko, ikaw mahilig ka magsalita, marami kang gustong sabihin sa inyong mga kalaban at sa lahat ng ating mga manonood. Oras na para sa mensahe mo sa inyong mga opposing teams at sa mga nanonood ngayon sa MPL. Sa lahat ng mga kalaban namin, mag-ready na kayo sa playoffs kasi di na kami magiging kampante, bubos na namin lahat. Tsaka sa lahat ng fans ng Bren, thank you sa pag-suporta ka. Kahit minsan talo, panalo, andyan pa din kayo. Maraming salamat. Thank you, Lasty! Enjoy the rest of the day! Congratulations sa sweep nyo ngayong araw na to! Partida nga, kapatid, ang laban nga nila sa work ay hindi nila kasama si Coach Ducky, pero nanaig pa rin ang mga ito. Ganyan nga katindi ang composure ngayon ng Bren Esports. Sa pagpapatuloy, kapatid, paano kung makakapasok ang Bren sa upper bracket? Sino kaya ang makakalaban nila? Sabihin nating nangunguna pa rin ang Aura PH sa Group A at pangalawa naman ang Bren Rito. Pareha silang nasa upper bracket sa Group A. Sa kabilang grupo naman ay nangunguna na ang Blacklist International at pangalawa ang Omega Esports. Malamang cross-matching ang gagawin dyan, kapatid. Sa madaling salita, Bren versus Blacklist International at Aura PH versus Omega Esports naman tatapat sa upper bracket. Malaki ang tsansa na ganito nga ang maging matchup sa upper bracket at sobrang napakaganda nga ng laban sa playoffs. Dahil dito na nga ba makabawi ang Blacklist sa Bren Esports matapos nito lamatan ang records ng Blacklist? O patuloy pa rin bang sisirain ng Bren ang pangarap ng Blacklist para magkampyon sa MPL? Kung ganito nga ang siste, kapatid, na magtatapat agad sila sa unang round sa upper bracket, malaki ang tsansa na sa dulo maglaban ang Bren at Blacklist International, isa sa pinakasolid na laban na mangyayari sa MPL. Yan nga ang mga posibleng mangyari sa MPL, kapatid. Uulitin ko lang ha, prediction ko lamang yan. Ngunit malaki ang tsansa na mangyari nga ang mga bagay na iyan. So kapatid, ano ang reaksyon mo sa video na ito? Makakapasok ba ng upper bracket ang Bren Esports? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.